Bukod sa dry at wet seasons dito sa Pilipinas, mayroong ding election season. Ito ay isang napakahalagang panahon kung kailan nabibigyan ng kapangyarihan ang mga botanteng Pilipino na makapamili ng taong karapat-dapat na mamuno sa ating bansa. Sa bawat pambansang halalan, inihahalal natin ang isang presidente, isang vice-presidente, 24 na senador na ang kalahati ng bilang nito ay inihahalal kada 3 taon. 272 kongresista para sa kapulungan ng mga kinatawan o House of Representatives, kung saan 80% ay mga kinatawan ng distrito habang ang natitirang 20% ay nagmumula naman sa hanay ng party list. Sa lokal na posisyon, ang mga ibinoboto ay isang gobernador, isang vice-gobernador, 1 hanggang 7 sangguniang panlalawigan, isang mayor, isang vice-mayor, 4 hanggang 12 sangguniang panglusod o bayan. Samantala, sa barangay election na hiwalay na ginaganap, layo nating maghalal ng 1 barangay kapitan at 7 barangay kagawad. Sa halala naman para sa sangguniang kabataan, 1 chairperson at 7 SK kagawad ang mga posisyong pinaglalabanan at inihahalal ng mga kwalipikadong botante na ang edad ay nasa 15 hanggang 17 taong gulang. Ngunit ang anumang uri ng eleksyon, pinangangasiwaan ng Komisyon sa Halalan o Commission on Elections. 1 sa 3 constitutional commission sa bansa ang Commission on Elections o COMELEC. Ayon sa saligang batas, malaya o independente ang COMELEC mula sa ehekutibo, lehislatura at hudikaturang mga sangay ng gobyerno. Ilan sa mga tungkulin nito ang bukod o eksklusibong pangangasiwa sa lahat ng mga usaping may kinalaman sa eleksyon, pagsasagawa ng desisyon bukod sa mga bagay na may kinalaman sa karapatan sa pagboto, na magpapaunawa o makasasagot sa mga tanong na nakaaapekto sa halalan, kabilang ang bilang ng lugar na pagdadausa ng botohan, pagtatalaga ng mga election official at ang pagrerehistro ng mga botante, paghahain ng petisyon sa korte sa pagsasama o pagtatanggal ng mga botante, pag-iimbestiga at pagtinig ng mga kaso ng paglabag sa batas ng halalan, kabilang ang mga aksyong nauugnay sa pandaraya, pagpapakilos na may pagsang-ayon ng presidente sa mga alagad ng batas, kabilang na ang hukbong sandatahan ng Pilipinas upang mapanatiling maayos, tapat, mapayapa at mapagkakatiwala ang resulta ng halalan. Mano-mano ang ginagawang pagboto at pagbilang sa mga ito noon bago maisakatuparan ang pagdaraos ng automated elections sa naging halalan noong 2010 at 2013. Sa kasalukuyan, ang sistemang gagamitin natin para sa 2016 general elections ay hindi pa rin napagpapasyahan ng mga opisyal ng COMELEC. Ipagpapatuloy ba ang automated na pagbilang ng ating mga boto? Babalik ba tayo sa mano-mano o kombinasyon ng mga sistemang ito ang gagamitin natin sa 1 taon, 9 Mayo? Ano man ang sistemang ating gagamitin, mahalagang maunawaan natin ang tagumpay ng halalan ay nakadepende pa rin sa mga kandidatong ating pipiliin.